ng volleyball. Maligayang bati po sa inyo lahat, mga bangga. 10:39, good evening Metro and Mega Manila. It's Tuesday evening. Hello po sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin sa Mandaraon ng Kapuluan. Welcome back. Salamat at magkakasama pa rin tayo, mga bangga. Kasalanan ko ba kung pinag-aagawan ako? Narinig ko lang sa news. Diba? Oo. Kung hindi mo alam yung sinasabi ko, puro kasi Shopee. Pag ka rin ng balita, ha? Mga bangga, ikaw ba isang tea lover? Ayan. Ako minsan lover, minsan madalas tea lover. Try mo yung MX3. Oo, tea with pandan. One sachet is good for 1 liter of water. Pwedeng hot, pwedeng cold. Ulitin ko, ha? One sachet is good for 1 liter of water. Pwedeng hot, pwedeng cold. Kailan ko lang tinry, no? Lagyan ng honey. Ang sarap pala, no? Pwedeng honey, pwedeng lemon. Pwedeng muscovado sugar. Pwede. Try nyo na ba? Masarap. Masarap, oo. Pwede rin gatas. Almond milk. Masarap, oo. Masarap. Pero ako, mga pangga, although natry ko yung may honey, mas gusto ko pa rin yung talagang purong tsaan. I-enjoy ako, parang sarap niya, no? Try niyo po yung MX3 tea with pandan. Gawa po ito sa dahon ng mangosteen ay naluan ng pandan para refreshing sa panlasa. And for inquiries about MX3 products, eh magpunta lamang kayo sa website mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918-888-8869-3. Shoutout muna sa KJ Mom's Team Special. Diba? Wala na yung Team Friday. Kasi araw-araw na nandito. Special na. Oo. Mami Banji Rosales, hello po. Mami Olet Agatis, happy birthday. Mami Vicky Glotan, Elisa Ang Cabanyog, na naku, nakita ko tulog din. Arlene Valenia, mahina ang pandemya. Mami Mary Mejia, pinakamaingay. Mami MC Padolina, may curfew. Mami Red Lips, di ba? Tahimik pero tulog. Pero pagkainan, pak! Active! Mami Doyet, panalo sa pagigisa ng pansit. Mami Yola Rigodon, bagong gupit. Mami Veron Enriquez, yay! Wala. Nandito, ano? Magbo-birthday, di ba? Oo. Happy 65th advance. Enriquez. At muse ng RRCG tsaka G-Line at tsaka Piltranco, Miss Kay Rosales. Si John ng QC nasa kabilang line. Tumawag po siya sa ating PLDT line. Line 1, ay line 2. Si Joanne ng QC. Hello, Joanne. Hello. Hi. Good evening po. Hi. Good evening. Hi. Happy Tuesday, Papa Jackson. Uy, thank you. Thank you. Likewise. Nasa QC ka po ngayon? Apo. Saan po sa QC? Ay, naku, wag na lang po kasi nakikinig yung boss ko. Ay, wala. Hindi ako sikat. Charot. Tawag nito, ma'am. Hindi ka... Ang laki-laki naman ng QC para... Sa Bagong Bayan. Saan ba ang Bagong Bayan? Sa malapit sa Cubao. Ayan ba ang Bagong Bayan? Ang Bagong Bayan QC. Ma'am, naka-ano ka ba? Naka-headset ka ba? Hindi po. Yung sa telephone po. Oo. Siyempre, telephone. Pangit naman kung ang pinatawag sa akin, microwave, di ba? Itikit niyo po sa labi. Hello, ganun. Yan. O, yan. Sige po. Nasa office ka pa po ngayon? Wala na po. Wala po. Bali, ako ngayon, work from home. Work from home. Ano pong work niyo? Nag-work po ko ngayon as an assistant sa isang small na company sa QC. Ang gulo. Ang gulo ng sagot. Okay na yun. May asawa na po kayo? Wala pa po. May jowa? Meron po. Matagal na kayo? Matagal na din po. 5 years na. Masakit ulo? Masakit ulo niya? Parehas pong hindi masakit. Ay, so hindi yan ang problema mo? Ay, hindi po. Ay, ako. Sorry, relasyon ko. Happy pala ang relasyon. No? Congratulations. Opo. So. Actually, ang tinawag ko po tonight is about my work. Oh, bakit po?
kasi yung previous company ko po, nag-work ako doon for 2 years. Pero nag-resign ako last year ng February kasi hindi po binabayaran ng company ko yung government benefits. And gano'ng katagal ka po doon? Nag-work po ako doon for 2 years. 2 years? And then you resigned last year? Opo, last year ng February. At what part po ng tenure nyo nalaman nyo na hindi kayo nababayaran ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Siguro nung second year ko na sa company, parang hindi siya nabayaran for 7 months or 8 months straight, ganyan. So, nag-resign ako and bukod pa doon, na toxican po ako sa working environment kasi parang before we were asked to work overtime without pay, tapos yung boss ko pa tinatawagan ako even weekend to do something, to send emails ganyan. So after 2 years of working there, nag-resign po ako, then naganap ako ng ibang trabaho, nag-work ako as an EA sa isang maliit na company din. Okay. Oo. And yun yung company ko ngayon. Pero, okay naman yung company ko right now, Papa Jackson. Pero ang concern ko lang kasi, yung salary ko dito sa new company ko, sobrang layo niya dun sa company ko before. Yung hindi nagbayad ng ano ah? Oo, ng contribution. So, mas malaki yung bayad yung pay mo dun sa hindi nagbayad? Yung salary na nakukuha ko dun per cut-off na na-realize ko lang na mas malaki siya kumpara dito sa nakukuha ko ngayon dito sa company ko. Pero itong company ko naman na to, wala akong problema. Okay po. Nakakuwi ako on time, tapos fixed na weekend, na Sabado Linggo po yung day off ko, ganyan. So, nung nakuha ko yung sahod ko nitong cut off lang, parang nag-iisip ako na what if bumalik ako din sa company na pinag-resignan ko, na nag-work ako. Question, ma'am, were you able to to ask yung previous company mo kung anong nangyari, bakit hindi ka nahulugan ng SS, PhilHealth, tsaka Pag-ibig? Yun nga, Papa Jackson, hanggang sa mag-resign ako, hindi talaga ako nakakuha ng definite na sagot galing sa boss. Okay, sige. Kasi, ma'am, sige, wait lang po. Hindi ka nakakuha ng definite na sagot, pero may sinagot. Ano po yung sinagot? Nade-delay lang daw po. Parang ang sabi sa akin, kasi siya, Papa Jackson, Korean manager siya, so from Korea siya, ganyan. No, in-explain niya sa amin, kasi hindi lang naman din ako, parang the rest din ng mga coworkers ko, parang gano'n na hindi nabayaran. Yung iba, for 1 year, sa akin, 7 months na walang, na bungi yung contribution ko pag chine-check ko yung sa app, ganyan. So, ang sabi naman ng Korean manager, nabayaran na daw nila, pero hindi lang daw siya nagre-reflect dun sa chine-check ko na app ng SSS, Pag-ibig, ganyan. May pwedeng ipakitang resibo ang company to verify that nakita mo ba yung resibo? Wala silang pinakitang ganun. Hindi sila nagbayad. Ayun. Every time lang na pag tinatanong namin sila, lagi niyang sinasabi na, we paid it already. Pero hindi lang siya nagre-reflect pa doon sa tinitingnan. So, ano po yung nito? Ano po yung ending nito, nagbayad ba o hindi? Hanggang sa mag-resign ako, after 5 months lang ng pagka-resign ko, nakumpleto naman siya. Ah, okay. Kasi, so, kumbaga, hindi naman sila sa hindi nagbayad, delinquente lang sa timing? Oo, ganun siya, Papa Jackson. Okay. Pero before ako umalis doon, parang nagkukintuhan ba yung mga ibang employees doon na yung Korean manager daw, ganyan, kinamit yung pera na pinapadala ng Korea. So madaling sabi mo, wala kang backlog ng bayarin? Wala naman. So, kumbaga, you were not able to burn the bridge? Mm-hmm.
Okay. How significant is the difference, ma'am? Ano, pwede ba akong magbigay ng ano, ng numbers? Oh, naman po, ikaw lang kasi confidential ang sweldo eh. Oh, yung sa pinag-workan ko for 2 years na hindi nakabayad ng contribution on time, yung offer nila sa akin doon ay 22, tapos merong health benefits and parang may attendance incentive, ganyan. Itong sa nilipatan ko lang na recently, ang offer kasi nila sa akin ay 16, tapos wala siyang health benefits, yung parang health insurance, ganyan. Oh. Ang tanong mo pa kung babalik ka? Oo, papi. Siyempre, mabalik ka. Ano ka ba? So, napaka-no-brainer naman yung tanong mo. Kasi ano... Ganito, ano, I think you have the upper hand. Diba? Right now, to renegotiate. Ipagpalagay na natin that you're going to get the same salary as you did before. Mm-hmm. 22 ulit. Diba? Pero, maybe it gives you now the right or the ability to negotiate na yung overtime ko po ha, dapat paid po lahat. Kasi alam mo mga company, they would expect ano employees to be a team player. May mga ganung company eh. Diba? Na ang kanilang basihan ay output, ano sila, sensitive sila. Halimbawa, may mga araw na magaan ng work. Hindi ka naman pag-a-undertiming ng mga yan eh. Bayad pa rin yung 1 hours mo eh. Pero the 2 hours doon, wala ka namang ginawa ang totoo. May mga araw na lalagpas ka ng 2 hours, hindi ka rin nila babayaran. Although mali yun sa batas natin. Pero may gumagawa talaga ng practice na yan. May mga trabaho kasing pag walang ginagawa, halos walang ginagawa. May mga trabaho na pag may ginagawa, ang daming ginagawa. Now, nalpabalik ka doon, inegotiate mo yan. Paano po yung overtime ko? Pero kung tanong mo lang, mabalik po ba ako doon? Alam mo, hindi mo ako tatawagan ngayong gabi kung nararamdaman mo that you are compelled to stay in your company. Tama? Alam mong gusto mong bumalik doon. Mm-hmm. Kaya ang tanong ko sa'yo, hindi ba na-burn yung bridge pag alis mo? Ay, hindi naman. Oh. Wala namang ganon. O sana hindi nila marinig tong ano, tawag mo. Eh, siguro, kaya lang ako tumawag sa'yo tonight, Papa Jackson. Kasi parang alam mo yun, naiisip ko, ewan ko, baka nag-overthink lang ako na pag bumalik ako doon, sabihin ng team leader ko, o aalis-alis ka, tapos biglang after 2 years, tam, babalik ka ulit, ganyan-ganyan. Ay, ano masama? Totoo naman yun, pag sinabi yun. Ay, pag sinabi yun, ano masama? Eh, totoo naman, di ba? Oo nga. Oo, ba't masaktan ka? Tsaka wala ka naman doon para makipagtropa, andun ka para mag-work. The difference of 6,000 pesos is really significant. 16 against 22, ano ka ba? Significant yun. 6,000 yun, te. Makakapaghulog ka na ng kotse nun. Second hand. E-bike, di ba? Yung mga e-bike na ano, bubusinahan na ng truck, di pa tumatabi. Pero ano kasi, kaya napatawag ako sa'yo tonight kasi ka-chat ko yung katrabaho ko before, ganyan. Parang naalala ko lang na napagkwentuhan namin dati na yung company na yon parang may history sila na kapag yung employee nag-resign na, parang di na nila tatanggapin, ganon. I will, sa part na yan, ate, cover all your bases. Tanong mo muna kung mapwede mag-apply. Pero kung kwentuhan lang naman yon, it might not be a company policy. Kasi hindi ko alam ha, hindi pa ako nakakita ng company handbook na ano, na specific na kalagay doon na kapag numalis ka, hindi ka pwede bumalik. Ang hindi lang pwede bumalik ay yung may bad record. Nagnakaw ka, nag-uwi ka ng stapler, nalaman nila. Nawawala yung CPU, nasa bahay nyo pala. Diba nag-leak ka ng sensitive company information? Yung mga yun. But if you left in good faith, ate, at maintindihan ng company yan eh, yung halimbawa umalis ka because you were seeking for a greener pasture. Diba? Kaya lang kasi ate, hindi, you were not seeking for a greener pasture eh. Parang napasama, no? Oo, Papa. Tinry ko talaga yung best ko na makahanap ng company na same offer sa kanila, pero hindi siya naging madali para sa akin. Hanggang sa ito, tinanggap ko na lang yung work ngayon. Okay naman yung working environment. Yan nga lang yung sasahod. Ganyan. May payo ako sa'yo, ha?
Okay lang? Apo, apo. Kasi feeling ko ikaw yung tipo ng empleyado na ano, you easily get affected by people's impression within the premise of the company. Mm-hmm. Diba? You don't go to work to make friends. But not to say na magkaroon ka ng kaaway. But you don't go to work to make friends. Even if you are just civil and just casually greeting everyone, it's okay. Diba kahit anong sabihin nila, hindi mo ito mga kamag-anak, katrabaho mo ito mga ito ha. Pagpatak ng 5 o'clock, pag log out nyo lahat, hindi kayo magkakaano-ano. So pag yung concern mo kanina, baka sabihin nung dati kung team leader na aalis-alis sa babalik, eh kung babalik ka naman, diba, you will be there to ano, to specifically perform a task. That's it. You are not there to love. Ganito mga panggano, yung love for company kasi, iba kasi yan sa love sa girlfriend, sa boyfriend. Yung love for the company doesn't have to be emotional. Yung pagmamahal sa kumpanya, it does not have to be emotional. It has to be delivering your results. If you deliver your result, you love your company. Kaya ako, ate, dito sa opisina, mas gusto ko yung empleyadong kung ang trabaho mo ay hanggang alas 5, umalis ka ng alas 5. Oh, mas gusto ko yun. Have a life somewhere else. Wala dapat sa trabaho ang buhay mo. Tama. Mm-hmm. No, nakaka-burnout kasi yan eh. Hindi lahat ng tao parang ako. Ako parang 14 hours ako araw-araw na sa opisina. Oh, alam mo, Papa Jackson, narinig ko one time yung statement mo, ganyan, na parang sinabi mo, 2 p.m., siguro mga 9 a.m. pa lang, nasa opisina ka na. Pag may mga araw lang, pero normal, nasa 12:30 dito ako. Oo, tapos, yun parang kinwento mo doon na everyday ganun yung routine mo. 3 times a week. Mm-hmm. Mm. Friday, don't come to work early. Pero ako kasi, call ko yon. Mm-hmm. Nag-i-enjoy ako dito sa opisina namin. Libre aircon. May MX string cafe. Masaya. Pag siniwerte pa, may dalapang pagkain yung mga mamis. So nag-i-enjoy ako. Kanya-kanya eh. Yan lang yung akin. No? Huwag ka magpapapekto sa ibang tao. You are not there to make friends. Oh. Eh, alam nyo ba yung mga magkaka-opisina na ano? Ito, against ako dito, yung magka-opisina kayo tapos magka-boardmates din kayo. Hindi healthy yun. Diba? Kasi yung issue sa boarding house, ang daming chismis dyan sa boarding house minsan. Madadala nyo yan sa opisina. Diba? Magamit lang yung shampoo mo, diba? Sa CR, magamit shampoo mo, diba? No? Kapal na mukha, ginamit yung conditioner ko. Kahit sa office, okay kayo, madadala mo yun, tama? Tama. I'm freezing tuloy ng buhok ko ngayon. Umalik ka na ate. Pero, but then again, be wise. Bago mo iwanan yung kumpanya na meron ka ngayon, pagtanong ka muna kung may babalikan ka. Huwag kang pakasiguro. Baka mamaya, resign ka, wala ka palang pupuntahan. Oo nga. Bumali na naman ako ng desisyon. Huwag kang mag-alala. Kung wala kang pupuntahan, marami akong alam na networking. Papasok kita. 599 lang, meron ka ng basic package. Ito mga downline ko, mga tatamad eh. Nag-member, hindi mo nag-click. Wala namang ginawa. Anyways, yun lang ba? Apo, yun lang. Yan, nakuha ko na yung sagot sa question ko tonight. Sige, salamat sa pagtawag ha. Thank you po. Regard sa jowa mo. Sige. Anong work ng jowa mo? Call center po, BPO. At, wala ka ba mensahe sa kanya? wala naman. Ano lang, work harder. Yung work lang yung harder? Wala na? Wala na. Okay. Sige, thank you. Sige. Po. Sige, oh yeah, work lang yung harder, ha? Salamat sa inyong dalawa. Ay, sa inyo, regards sa jowa mo, ha? Regards okay. Sa inyong dalawa. Bye-bye. Thank you po, bye. Bye-bye. Si ano, Roddy Lee, sabi niya, buti lang ang swerte ko sa employer ko, may sideline pa, puntang booth every Friday para makita. Naku, tumigil ka yung pusa. Roddy Lee. Tawagan niyo ako dali. Pag naka-globe ka, tawagan mo yung 7001-7949. Pag naka-landline ka naman,
pwede mong tawagan yung Globe namin kasi Globe landline yan. Or 8721-2429. We can also talk over Messenger. Mag-PM ka lang sa aming Facebook fanpage, Energy FM 1067. And tapos, tawag nito, tatawagan ka namin. Hello po, maligayang bati po. Yung poster ko sa TikTok, ginagamit daw ako, naka-live daw ngayon. Eh, alam niyo namang hindi ako yan eh, di ba? Oh, mga pangga, kayo na bahala. Yung poster ko sa TikTok, pakisabihan na lang, hindi po ako yun. Dalawang bagay po yan. Pag mayroon ka sa TikTok na inspired by me, wala akong problema doon. Pag inspired by me. Pero pag nag-pretend ka na ako na ikaw, mali pa yung mali na doon. Puntahan niyo po yung TikTok live ngayon at pakisabi na lang na wag siya magpanggap na ako kasi ginagamit niya yung picture ko eh. Baka next time, gamitin niya po yung nakahubad ko ng picture. Pag naku talaga. Makikita niyo mga maiitim na bahagi. Naka-live daw ngayon sa TikTok eh. Alam niyo na. Dalawin niyo lang. Sabihin niyo, pinapasabi ko, wag siyang magpanggap na ako, ha? Oo. Maligayang bati po sa lahat po ng mga nakasubaybay. Meron ding isa, Sa ano naman? Sa TikTok ba ito? O TikTok nga, oo. Naka-live siya ngayon. Hindi ko alam kung sino to. Pinadala naman ni Ashley sa akin. Hindi po ako yan, ha? Hindi ako yan. Alam niyo naman yung totoo, di ba? Hindi ako yan. Sabi ni Sadie, buti na lang swerte ko sa work ko. Work from home, nakakapakinig ako kay Papa Jackson every night. Aww. Hello kay Ate Baby Rodriguez, ha? Maligayang bati po. Kamusta? Tawagin niyo ako, dali, 7001-7949 or 8721-2429. 7001-7949 or 8721-2429. Usap tayo through Messenger. PM mo lang ako, ha? Si aming Energy fan page, Energy FM 1067. And we are going to call you. Alright? Oo. We're going to call you through Messenger. Si Alakim, nakaantabay. Uy, Papang Alakim, kamusta ka na? Maligayang bati sa'yo. I'm glad, diba, that you're doing better. Ingat ka palagi, ha? Nung unang panahon, may isang bata. At tinanong niya ang kanyang lola. Lola, ano po ang tawag sa malaking pusit? Ay, apo, pugita. Tapos tinanong niya ang kanyang lola, Lola, ano po ang tawag sa maliit na pusit? Ang sabi ng lola niya ay psst. Tapos naglayas yung bata. Alam niyo kung bakit? Nabusit niya sa lola niya, ang corny ng lola niya. Nakakapikon yung lola. Kaya ito ko lalayas ako. Naka-live daw. Sige na, dalawin nyo na kayo nang bahala magsabi na huwag siya magpanggap. I don't really mind pag-inspire. Palimbawa, tinan nyo ha. Si Miss, ano to? Karen. Diba? Tapos si Kalad Karen. Diba? Hindi niya ginagaya, inspired by. Okay, completely fine. Diba? Nagko-collab nga sila eh. Diba? Pero pag nagpapanggap ka ng ibang tao, then there goes the problem. Diba? Halimbawa, dati may nagla-live dyan, Papa Jack lang. Tama, diba? Oo. Eh, hindi ako si Papa Jack eh. Iba na yun, dahil ginawa na niya yung pangalan, tapos hindi ko naman mukha gamit niya. Wala akong pwedeng gawin dun. Diba? Inspired, no? Pero pag nagpanggap ka ng ako, eh, may problema tayo. Tawagin niyo na ako, dali, 7001-7949. Or 8721-2429. Hello po sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon sa mga sasakyan nila, yung mga papunta ng work, di ba?
pauwi ng bahay, maligayang bati po. At yung mga gabi na, nasa lakwatsyahan pa. Oo. Yung mga gabi na, nasa, naku talaga itong mga to. Ayaw niyo umuwi, ha? Pero yung mga anak nyo, pag ginagabi sa daan, ayaw niyo tigilan ng sermon, pero kayo, mag-aalas 12 na, hindi kayo umuwi. Ha? Aalis kayo ng bahay ang paninda sa kalsada. Taho. Pag uwi nyo, taho na ulit yung paninda. Ano yung issue?